Unexpected love story ni na Heart Evangelista at Cheese Escudero. Paano nga ba nagsimula? Against all odds. Ganyan nga mailalarawan ang pagmamahalan ng binansagang Queen of Creative Collaborations na si Heart Evangelista at Sorsogon Governor at Senatorial Candidate na si Francis Cheese Escudero. Ito ay sa kadahilan ng kahit ayaw ng mga magulang noon ni Heart kay Cheese, walang nakapagpahiwalay sa kanilang dalawa dahil sa pag-ibig nila para sa isa't isa. Ngunit simulat sa pool ng magkakilala si Heart at Cheese, alam na ng aktres sa kanyang puso na si Cheese ang lalaking kanyang papakasalan at makakatuluyan dahil hindi ito na-disappoint sa pagkakakilala sa dating senador. Kahit 15 years ang kanilang agwat sa edad, hindi ito naging problema sa kanilang dalawa. At sa pagdiriwang ng nalalapit nilang 7th wedding anniversary, balikan natin ang kanilang kwentong pag-ibig. Unang nakita ni Heart si Cheese sa personal noong maging hurado ito sa isang beauty pageant sa La Union noong 2007 at si Cheese naman ay nagbigay ng kanyang speech. Matapos ang gabing iyon, nasabi ni Heart sa publiko sa pamamagitan ng social media na siya ay isa na sa mga tagahangan ng nooy senador. Subalit hindi doon nagsimula ang kwento ng kanilang love story dahil kasalukuyan pang nasa relasyon si Heart sa aktor na si Daniel Matsunaga. Si Cheese naman ay nahiwalay na sa asawa ngunit nasa proseso na ng annulment ang kanilang kasal. Lingid sa kaalaman ni Cheese, matagal na palang may gusto sa kanya si Heart na kahit may boyfriend pa noong panahong iyon, ay napahanga na niya ito. Makalipas naman ng dalawang taon, 2009 nang muling magkita ang dalawa sa isang airport. Ang pinagkaiba nga lamang ay hindi nila alam na nakita nila ang isa't isa. Habang naghihintay siya sa kanyang flight, napansin niya na medyo may pagkasnob si Cheese dahil tutok ito sa kanyang laptop. Ang hindi alam noon ng aktres na may pinost ang dating senador sa kanyang Twitter account at sinabing nasa iisang airport lang silang dalawa. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon sila ng pagkakataon na magkakilala pa ng mas mabuti. Naging instrumento sa pag-iibigan ni Heart at Cheese ang yumaong dating senador Miriam Defensor Santiago. Siya kasi ang tumayong tulay para sa kanilang dalawa. Malapit sa pamilya ni Heart ang babaeng senador at kasama naman ito sa trabaho ni Cheese. Nang muling maging single ang aktres, binigyan siya ni Senator Miriam Santiago ng listahan ng mga eligible bachelors kung saan inilagay niya si Cheese sa number one spot. Nakausap ni Senator Miriam si Cheese at ibinigay naman ang number ni Heart at sinabihan din ng aktres na hintayin ang tawag mula sa senador. Dito na nagsimulang magkausap ang dalawa at magkakilala on a personal level. Sa parte naman ni Cheese, wala na itong magiging problema dahil naisaayos na ang annulment nito sa kanyang ex-wife of 10 years na si Christine Elizabeth Flores, isang singer sa hotel at ina ng kanyang fraternal twins. Maayos din ang naging paghihiwalay nilang dalawa dahil nanatiling maganda ang kanilang relasyon at naging magkaibigan din sila. Kaya rin naman hindi naging issue sa ex-wife nito ang paglabas ni Cheese kasama si Heart. June 2012 nang sabihin ng aktres sa publiko na dalawang beses na silang lumalabas ni Cheese, ngunit ikong pa rin ang bibig ng dating senador tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Heart. Kumalat pa nga ang chismis noon na isa lamang gimmick ang kanilang pagkakamabutihan dahil tatakbo ito bilang re-electionist sa Senado. Agad naman itong pinabulaanan ang kumakalat na balita dahil noong mismong araw ng kanyang kaarawan noong October ay inamin ito sa TV host na si Chris Aquino sa kanyang programa na nasa isang relasyon na sila ng aktres na si Heart Evangelista. At kahit na anumang pagtatago ang gustong gawin ni Cheese tungkol sa kanilang relasyon, hindi niya ito magawa dahil sa pangungulit ng TV host sa kanya. Matapos naman ang pag-aming iyon, nagsunod-sunod na ang mga okasyong nakikita silang magkasama mula sa pagdalo ni Heart sa Christmas party ni Cheese para sa mga Senate reporters, paglipad nila papuntang San Francisco para sa kaarawan ni Heart sabay ng Valentine's Day at marami pa. Sa kaparehong buwan ng kanilang paglalakbay sa LA, sinabi ng nooy 43 years old na senador sa isang panayam na gusto niyang pakasalan si Heart sa loob ng 5 taon. Nagustuhan din kasi nito ang pakiramdam na galing silang dalawa sa magkaibang mundo.
isang politiko at isang artista. At para naman kay Hart, naging balanse ang lahat para sa kanya dahil tamang-tama lang ang kanilang relasyon. Subalit ang inakalang magandang relasyon noon ni Hart at Cheese ay hindi pala magiging maayos sa mga magulang ng aktres. Nagsagawa ng isang press conference ang mga magulang ni Hart na si Ray at Cecile Ongpauco na nagsasaad ng kanilang mga dahilan sa pagtutol sa relasyon ng kanilang anak sa senador. Ang isa sa mga dahilan para ituring na unacceptable ang relasyon ng kanilang anak sa senador ay ang kawalan ng kakayahan ni Cheese na bigyan ng church wedding si Hart. Kahit na annulled na ang kasal ng senador sa kanyang unang asawa noong July 2012, ipinunto ng ina ni Hart na hindi pa rin maaaring magpakasal muli si Cheese sa simbahan. At kahit sinabi niya sa media ang kanyang mga plano para pakasalan ng aktres, ayon sa ama nito, hindi niya formal na hiningi ang kamay ng kanilang anak at hindi rin niya ipinaliwanag kung paano niya susuportahan si Hart at ang kanyang asawa ng magkasabay. Marami rin ang nasabing hindi maganda ang ama ni Hart tungkol sa pagkatao at ugali ni Cheese. Hindi rin naman masisisi ang mga magulang nito dahil lahat ng kanilang anak ay mga babae at iniingatan lamang nila ang mga ito, lalo na si Hart na bunso sa mga magkakapatid. Kabaliktara naman ito sa mga nakita ng magulang ni Cheese noong makilala niya si Hart. Ayon sa ina ng senador, nang makilala niya ng lubos ang aktres, tila nabuhayan muli ng loob si Cheese at madalas na itong umiti hindi tulad ng dati na mainit palagi ang kanyang ulo. Idinagdag pa niya na nakikita niya si Hart bilang very much in love at si Cheese naman ay very happy sa buhay nilang dalawa na magkasama. Masaya rin ang naging reaksyon ng kanyang ama na nagsabing natutuwa ito na makitang nabigyan ng ikalawang pagkakataon si Cheese sa pag-ibig. Hindi naman nagpa-apekto si Hart at Cheese sa ginawa ng mga magulang ng aktres at sinabi ng dating senador na hindi niya ugali ang manghimasok sa problema at hindi pagkakaintindihan ng anak sa kanyang magulang. Hindi siya bahagi ng showbiz at hindi rin niya pinagsasama ang trabaho sa personal nitong buhay. Hindi rin niya pinapayagan ang anumang bagay na personal na makaapekto sa kanyang trabaho. Para naman kay Hart, maayos ang naging pakikitungo ng pamilya ni Chi sa kanya, kaya naman walang dahilan para madamay sila sa misunderstanding nila ng kanyang magulang. Ipinakiusap naman ni Hart sa kanyang ina na hayaan niya itong matuto para sa kanyang sarili nang makatayo ito sa sarili niyang mga paa at hindi maging dependent sa kanila. Ang inakala namang marriage proposal ni Cheese para sa kanya ay hindi nangyari sa Paris dahil ito ay naganap sa bahay ng mga eskudero sa Sorsogon kung saan naman isinuot ni Cheese ang heart-shaped heirloom ring na galing sa kanyang ina na si LV Escudero. August 2014 nang magpahayag si Cheese na gusto na nitong lumagay sa tahimik kasama si Hart. 2 taon sa kanilang relasyon bilang mag-boyfriend-girlfriend. Ang proposal na ito ay nangyari sa tulong ng ilang mga kaibigan ni Hart sa showbiz na kinausap ni Cheese at hiningan ng tulong. Makalipas ang 6 na buwan, naganap ang kanilang kasal isang araw matapos ang Valentine's Day at kaarawan ni Hart. Dream wedding nga na maituturing ang nangyari sa Balisin na umani rin ng batikos sa pagiging engrande nito. Kilala kasi si Cheese bilang second poorest senator noong panahong iyon at marami ang napatanong kung paano nila nagawa ang magarbong kasalang iyon. Dahil sa pag-sponsor ng mismong owner ng Balisin at ng GMA Network, naging maayos ang kanilang kasal. Tila hindi naman napigilan ni Hart ang kanyang emosyon nang balikan niya kung paano ipinaglaban ng kanyang asawa ang kanilang relasyon sa gitna ng hindi pagsang-ayon sa kanila ng kanyang mga magulang noon. Ipinahayag ni Hart ang kanyang paghanga sa kanyang asawa tungkol sa kung paano ipinaglaban ni Cheese ang kanilang relasyon na ayon sa kanya ay wala pang nakakagawa noon. Kwento pa ng aktres, kahit mahirap, kinaya pa rin ni Cheese dahil ganoon niya ito kamahal. Hahayaan itong mawala ang lahat maliban lamang sa kanya na unang beses naramdaman ni Hart sa isang lalaki. Kamuntik na rin kasing makipaghiwalay si Hart kay Cheese dahil sa pagtutol ng mga magulang ng aktres sa kanila. Minsan na rin nasabi ni Hart na isa siyang sumpa sa mga nakakarelasyon niya, subalit nanindigan si Chi sa kanilang pagmamahalan at ipinaglaban ito. At dahil din sa sobrang pagmamahal ni Hart sa asawa,
na sabi nitong maaari niyang bigyan ng ikalawang pagkakataon ang mister kung sakali mang makagawa ito ng kasalanan sa kanya. Ito ay dahil hindi niya tinitignan si Cheese bilang isang kasintahan lamang, kundi bilang isang kaibigan din, na sasamahan niya hanggang sa huli. Sa relasyong Hart at Cheese, maraming nagsasabi na mabubuo lamang ito kung sila ay may sarili ng mga anak. Ngunit hindi ito ang basehan ni Hart para sa isang pamilya dahil kung tutuusin, buo na ang pamilya nila. Maayos ang pakikitungo ni Hart sa kambal ni Cheese na itinuring na rin niyang parang tunay niyang mga anak. Naging malapit din sila sa isa't isa noong makunan si Hart sa una sana nilang anak ni Cheese na kambal din. June 2018 ang sabihin ni Hart na isa sa mga pinakamasakit na araw sa kanyang buhay ay naganap ng makunan ito sa una sana nilang anak ni Cheese na kambal. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Hart sa kanyang miscarriage, kaya naman hindi ito nagmamadali para makabuong muli. Ngunit sinabi niya na hindi pa siya nawawala ng pag-asa na magkaroon ng sariling anak at nagsabing susubok silang muli ni Cheese ng ibang paraan para magbuntis muli. At kung ang muling pagbubuntis ni Hart ay mabibigyan ng isa pang pagkakataon, nagkaroon din naman ng magandang resulta ang ginawa ni Cheese noon na ipaglaban ang pag-ibig sa aktres. Laking pasasalamat naman ni Hart na dumating din ang tamang panahon para maayos ng mga magulang niya ang kanilang hindi pagkakaintindihan noon kay Cheese. Saad ni Hart, maganda na ang relasyon ni Cheese sa kanyang mga magulang, lalo na't sa Sorsogon na rin nakatira ang ama ng aktres matapos itong mahiwalay sa asawa. Ayon naman sa gobernador ng Sorsogon, hindi niya inilayo si Hart sa kanyang pamilya at siya pa mismo ang nagsasabi sa asawa na makipag-ayos na sa kanyang mga magulang. Nang magkabati sina Hart at mga magulang nito, sumunod na rin ang pagtanggap nila kay Cheese na sa unang pagkikita, hindi na pinag-usapan pa ang mga nangyari noong nakaraan. Iyon na rin ang pagsisimula ng magandang relasyon ng mga ongpaw ko kay Cheese ngayon. Mga ka-showbiz peeps, gusto naman naming marinig ang inyong reaksyon sa ating kwento ngayon. Send your thoughts in the comment section below.